Pagdating mga katol sa mga 3-in-1, 3-in-1, sa 3-in-1 coffee lang ako naniniwala. No? Kasi natry ko na siya. Pero pagdating sa mga 3-in-1 na welding machines, medyo duda pa ako. Kaya naman, itry natin. Okay, dito sa Film That Build, to see is to believe tayo, pare. To try is to believe. Let's go. Okay. At ito ang Easy MIG 116 ng GYS, okay? 3-in-1 ito. 3-in-1 welding machine. Ibig sabihin, kaya nito mag-welding gamit yung MIG process, yung may gas talaga, yung tunay na MIG, okay? Metal inert gas. At saka kaya din daw nito ng yung gasless na MIG, yung FCAW, yung walang gas. Tapos kaya din daw nito ng SMAW, yung arc welding, yung stick welding, yung nagamit ng welding rod o welding electrodes. Okay? Kaya naman, sa video na ito mga katulong, ipapakita ko talaga sa inyo yung tunay na pagkakaiba, yung actual na pagkakaiba ng proseso, ng setup, at saka ng welding result nung MIG na tunay, okay, at overdose sa gasless na MIG style process. Okay? At syempre, dahil 3-in-1 to, itry din natin yung kanilang SMAW part o SMAW functionality ng Easy MIG 116 ng GYS. At syempre mga katol, panoodin mo ito na kompleto ng buo para malaman mo kung paano ka mananalo ng GYS Arc 200, yung stick welding machine ng GYS na ibibigay ko sa'yo. Yung mechanics, mamaya natin pag-uusapan. For the meantime, proceed! Ang una natin itatas mga katol dito, yung FCAW functionality ng Easy MIG 116 na galing sa GYS, okay? Ano ba yung FCAW? FCAW machine, yung MIG style ng pagwe-welding pero hindi kailangan ng gas. Ito yung gasless na tinatawag, okay? Pagdating sa wire mga katol, ito yung wire ng FCAW na process. Kung napapansin nyo, iba yung kulay niya dito sa solid na MIG talaga. Ito yung wire nung may gas talaga na MIG process, okay? Kulay copper siya, ayan. Ito naman kulay silver. Kung i-close up natin mga katol, yan. Yung sa FCAW, medyo may mga ngipin-ngipin siya ng konti. Yan. Ito, sobrang smooth nito. Solid wire talaga ito na smooth. Sa loob ng welding machine natin, kaya nito mag-accommodate ng 5 kilos at saka ng 1 kilo na FWire. Tapos since naka-FCAW yung FCAW, yung itatry natin yung gasless na MIG, check natin yung ito, itong roller na nandito. Dapat kasi yung may ngipin ang dadaanan ng wire yan. Dalawa yan eh. 0.09 yung para sa solid na MIG wire. Tapos ito yung para sa FCAW. May mga, mapapasin nyo, may mga ngipin-ngipin yun. So, babaligtarin lang natin. Oops! Yan. There you go. Ngayon nakalagay na yung ating ano, FCAW wire. Dito naman tayo sa isa sa mga ayaw ko sa mga 3-in-1 na welding machine, ano, kahit yung mga machine na malalaki, nakaka-intimidate yung mga knobs niya. Sobrang dami kasi yan, tatlong knob seats, may mga switch pa dito, may cable pa dito. Ngayon, kung curious ka kung paano nag-work yung mga 3-in-1 welding machine, nasa tamang video ka. Okay, ngayon, ito yung tatawag natin yung ano, reverse polarity cable. At ang maganda naman dito sa Easy MIG, okay, kaya siguro naging easy to. Kasi lahat ng knobs na yan, lahat ng mga switch na to, may mga label. Tulad dito, yung ating polarity reverse cable, pag gagamitin natin is itong no gas, dito natin siya lalagay sa may positive. Ah, sa may negative yan. No gas, negative. Yan. Nakalabel siya. Tapos may kodigo pa tayo dito. Kapag 2mm or 3mm, 1mm yung baka na gagamitin natin, yan, may mga settings dyan. Kodigo yan na matitignan natin kung mag-work yan. Kung maganda ba timpla niya. Ngayon, pagkatapos nating i-switch yan, itong pagkatapos nating kabit yung polarity cable, dito naman tayo. Ayan. Kung MMA ba, kung MIG, dun tayo sa MIG. Alright? MIG muna tayo na FCAW. Tapos syempre yung ating gun, MIG gun, na sobrang ganda na pagkakabuild niya. Iba. Iba talaga yung feel. Lagay natin siya dito. Baligtad ba? Tama. Yan. Yung ground clamp naman, ito, dito siya, sa ibaba. Ayan. Yan yung ground. Ground clamp. Iba rin yung ground clamp nyo. Maganda yung pagkakabuild niya. Sturdy. Yung supple natin dito ng tubular, may kapal to na, ano, na 2mm.
Okay, ang kagandahan dito sa ating Easy Mig 160, ito yung mga kodigo dito, kodigo ng mga settings. Kaya nga Easy Mig, testingin natin kung mag-work yung mga settings na to. So, ang main parameters na nagagalawin natin dito sa welding machine, itong dalawa nandito, ito yung first main parameter, ito secondary lang to, ito nandito. Inductance yung tinatawag nila. Paglalaroan mo lang to kapag medyo hindi maganda yung tama nung welding mo. So, but for ako, ito lang tatry natin. So, since nasa steel tayo na gagamitin natin is no gas, 2mm yung gagamitin ko, 2mm yung kapal, ito, 2mm yung bakal. So, andito tayo sa steel no gas. Ang settings daw is 5 to 6.5. So, ito siya. Sa wire speed, ito yung wire speed, 5 to 6.5. Yan. Steel, no gas. Dito tayo sa gitna lang. Yan, mga 5.5. Tapos dito naman sa voltage, ito naman tayo, D to G. Ibig sabihin, ito lang from letter D to letter G. Yan. So siguro sa gitna lang din tayo, mga gitna ng E at F. Okay, kompleto na ako sa PPE. Testing na natin. Pwede! Yan, kung napansin nyo, no? Patayin ko muna. Kung napansin nyo, mga katol, kapag F-cow, masyado siyang mausok. Yun yung disadvantage niya. Tapos, yung spatter, napansin nyo dito, yan, yung spatter, yung mga kalat-kalat, yung yan, yung kalat-kalat na yan, madami yan. Madami talaga yan. Sobrang duminan. Kung magne-negosyo ka, ayaw ng mga negosyante, yung mga shop, yung mga furniture shop na mga napuntahan ko, karaniwang gamit nila yung MIG talaga, yung may gas. Kasi malinis yung weld niya. Kapag malinis yung weld niya, less time sa pagda-grind. Pero this time sa F-cow, medyo madumi talaga siya. No? So ngayon, titingnan natin ngayon yung MIG, yung talagang tunay, yung may gas tank. Okay? Ang papatala lang muna natin, syempre, yung ating F-ka wire. Papalitan natin siya ng solid wire na para sa MIG talaga. Since 5 kilos yung available ko dito na MIG wire, gagamit natin itong adapter nila para magkasya yung 5 kilos na spool. There you go. Okay, next, mabugin natin yung polarity niya. Since yung naka-may gas na tayo, lilipad natin polarity, reverse polarity cable sa positive. Nakalagay naman siya for MIG. Ayan, no? Kapag gagamit ka ng MIG, yung may gas, dito tayo sa MIG. Kapag wala, no gas. Lahat may kodigo pala itong part ng welding machine na ito na 3-in-1. Kaya pala Easy MIG. Now, yung ating clamp, ground clamp, dito na tayo sa negative. Tapos itong switch, wala tayong babawin kasi naka-MIG pa rin tayo. MIG or MAG. Okay, good siya. Okay, yung gas tank ko, mga katol, nandito sa baba. Kasi hindi ko mayakit sa taas. Isa pa sa mga kailangan pag gagamit tayo ng MIG process, syempre, industrial gas. At ang pinaka-advisable o suggested na only active gas, yung as in magagamit mo siya ng purong-puro, carbon dioxide. Ang pinaka-magandang gamit o recommended na gamitin is Arco Weld, yung mixture ng argon at saka ng carbon dioxide. Pero hindi siya available dito sa amin. So, ang gamit ko lang is carbon dioxide. Isa sa pakailangan natin sa gas tank, syempre, kailangan natin ng regulator. Ito, para makontrol natin yung labas ng hangin pamula dito sa ating gas tank, papunta dito sa ating welding machine. Tapos syempre, ating industrial hose. Yun lang. Akita natin sa taas kasi ikakabit natin tong hose na to doon sa likod ng ating welding machine. Meron doon maliit na parang tubo na kasya tong hose natin. Ilak lang natin siya using hose clamp. Ngayon, balik tayo sa kodigo natin kasi may gas na tayo ngayon. Ano? Dito naman tayo, steel gas. Yung ating CO2 nakaset yun sa 0.6, gagayahin ko rin to. Then 2.0 yung ating kapal ng materials. 4.5 daw siya para sa ating wire speed. 4.5 to 8. Yan siya. Dito lang tayo siguro sa mga 6.5. Yan. Diyan. O 6 lang. Then dun sa ating voltage, ang nakalagay is D. Letter D hanggang dun sa max. So gawin lang natin mga yan, F. Goods na yan sa F. Okay. Excited na ako. Medyo hindi ko trip yung luto niya, so adjust ako ng konti. Tataasan ko siya lang hanggang 7. Tapos ito siguro, yan. Let's go.
It worked! Mga katol, yung cheat code ka nga talaga naging easy mig to, easy mig yung kanilang ano, yung cheat code dito, it worked, okay? Mayroon kang starting point tapos bababa ano lang siya pag ayun, katulad kayo na nabutasan ako kasi mas sobrang lakas niya. Kunting adjustment lang, nakuha ko na yung tamang settings na kailangan ko para ma-weld yung aking tubular na 2.0 ang kapal. Kung naalala niyo mga katol, ang kauna-una ako talagang welding machine yung MIG, yung talagang may gas. Kaya nalimutan ko na kung gaano kaganda siyang mag-weld kasi nahumaling talaga ako doon sa FCAW. Ang problema lang talaga sa FCAW, yun nga lang, mas mausok tapos mas madumi pagkaka-weld niya kasi kailangan pa siyang linisin. Sa MIG naman, yan ang malinis siya. Okay. Ang problema mga katol, ang problema naman, ang disadvantage ng MIG talaga mga katol, yun nga lang, mahirap siyang i-setup kasi may gas tank siya, hindi siya ganun ka-portable. And at the same time, mahirap siyang gamitin sa labas kasi yung hangin na nag-shield dun sa ating weld, medyo maapektuhan nung outside air pa sa labas, parang ganun. Yung ganun yung explanation nila. Pero pagdating sa linis, mas malinis siya. Okay, gumana siya. Gumana yung MIG niya na may gas at gumana rin yung FCAW o yung MIG na gasless. At syempre, nasabi ko na 3-in-1 to. Kailangan natin itry yung pangatlo, yung SMAW o yung MMA o yung stick welding. Okay, ganito siya. Remove ko na muna itong reverse polarity na cable. Ano, hindi natin niya kailangan ngayon. Tapos itong ating clamp, i-keep ko yan sa negative. Tapos yung ating electrode holder, ito dito ko siya ilalagay sa positive. So, nakasa DCEP tayo ngayon. Alright. Tapos, ang last nating babaguhin, itong nakamig na switch na to, i-turn natin to MMA. Okay? Ganun lang kasimple. Sa settings mga katol, hindi natin babaguhin itong dalawa, ito lang gitna. Okay? Para mabago natin yung amperes dito. Alright? Okay, try natin. 2mm pa rin yung bakal, yung tubular na gagamitin ko. Tapos, gagamit ako ng 1.6 na 6013. So, ito lang gitna. So yung 6013 na 1.6, nasa ano lang kailangan niya, 25 to 40 amperes, set ko siya sa, yan, okay na yung 42. Again mga katol, true rated yung machine na to. Ibig sabihin ko, ano nakita niyo sa mga screen na yan, yun talaga yung nalabas na amperes sa machine natin, okay? Isang amazing trivia lang mga katol, ang GYS, French company niya, kaya iba talaga yung level nila. No? Yung karamihan ng mga easy MIG nila na design yan sa France, mapapansin mo talaga yung kaibahan niya dun sa mga cheap China made na welding machines. So ito yung DIY to pro level na high quality na machine. Easy MIG 160 ng GYS. Let's go, let's do this. Let's try MMA stick welding. It worked! Gumana siya! Very good. I'm impressed. Okay. So, yung mga 3-in-1 na machine, totoo siya. So, sa mga mechanics, yung mechanics para doon sa ating GYS-200, yung stick welding lang, hindi yun yung 3-in-1, yung stick welding na giveaway natin, eto siya. Gusto mo magpasalamat mga katol sa Center Industrial Supply Corporation sa pag-sponsor ng video na to. They let me try their Easy MIG series, yung Easy MIG 130, Easy MIG 160, tsaka syempre yung pinakamalaki sa mga welding machine dito sa Easy MIG series na Easy MIG 184XL. At syempre, hindi lang yun, hindi kayo pinabayaan ng Center Industrial Supply Corporation dahil mamimigay sila ng isang GYS Arc 200. Stick welding lang ito mga katola, MMA. At ito yung mechanic. Syempre, simpleng-simple lang, the usual. Punta kayo sa description ng video na makikita nyo doon yung Facebook page ng Center Industrial Supply Corporation. I-like nyo lang yun, i-follow nyo. At isa pa kailangan mo gawin mga katol, is i-repost ng Center Industrial Supply Corporation sa page nila, sa Facebook page nila itong video na to. Ang gagawin mo lang, i-like mo yung post nilang yon, tapos mag-comment ka na kung bakit ikaw yung deserving manalo ng GYS Arc 200. Okay, pipili kami ng isang mananalo sa October 31 yung announcement ng winner. Okay, balik tayo sa topic ng video. Yung disadvantages at advantages ng MIG at gasless mga katol, madi-disregard mo na yon kung ang gagamitin natin is yung GYS Easy MIG 160 or kahit anong series nila ng Easy MIG. Bakit? Kasi yung tatlo, yung 3-in-1 na functionalities, MIG, FCAW at MMA, andun lahat yon, it all works. So kung kailangan mo ng portability, kailangan mo mag-welding sa labas ng bahay mo, tanggalin mo lang yung gas tank, tanggalin mo yung hose, and then gumamit ka ng FCAW o yung ating flux cord wire o kaya naman yung ating
yung normal na welding electrode. So portable na yung welding machine natin. Pero kung gusto mo ng malinis na weld tulad ng sa MIG natin na may gas, and then sasak mo lang yung hose, i-open mo yung gas tank, then you're good to go. Makakapag-produce ka na, makakapag-weld ka na ng sobrang linis. Okay? At syempre, kung gusto mo naman makakita ng actual project sa pag-welding ng MIG, ng FCAW, ng stick, panoorin mo yung dalawang videos dito na sigurado ako makaka-inspire sa'yo at may isip mo na, kaya ko din yan. So till next week, bye-bye! Let's go!